Diretso ngayon itong landas, no? Matuto ng landas na dapat yung lakaran. So, ano, yung landas na yun ay pagpapatawad. Yan, landas pagpapatawad. Kahit ano ginawa sa'yo, tatawag na parang unconditional forgiveness. No? Parang nangyari noong World War II pa na unconditional surrender ng Japan. No? Ibig sabihin, walang condition ng pagsutok lang. Yung ganun din po tayo. Hindi tayo pwede magsabi po sa akin na patawarin kita kung hindi na yan. Kasi unconditional. So basta yung experience natin na inutangan po tayo na hindi nagbayad, isang gabay na po na malakaran natin ang landas na tinuturo ng Lord na dapat natin lakaran. Ha? So ibig sabihin, hindi na siya makaulit, subalit ang love gift, ang pagmamahal ay hindi dapat mawala. Dahil, siyempre, no? Kasi ibigin natin ang ating kaaway. Love your enemy. Ha? Tapos ipag-pray mo sila. Tapos gawa ng mabuti at pagpapalain. No? Kaya pag gano'n mga kaibigan, walang stress. No? Pag yan ang gagawin natin, wala po tayong stress. No? Dahil pag may stress tayo, hindi na natin love yung ating nauna, hindi natin love ang ating Panginoon dahil hindi natin siya sinusunod. No? Tapos hindi na rin natin love yung ating sarili. Bakit? Ha? Dahil po pag halimbawa, galit na galit tayo sa tao na yon. So, mas stress tayo. So, ano, ito ang stress kasi ay cause ng sakit po natin. Kaya hindi po tayo dapat mas stress. Dapat ang sabi nga po ng aming grupo dito sa Paranaque, no? May group ng pastors sa Paranaque. Forgive within 5 minutes. Yun po, no? Sabi, narinig po yan sa isa sa mga pastors. Forgive those who sins against you within 5 minutes na. So, ibig sabihin na hindi ka dapat ma-stress kasi pag matagal na stress, mahirap makaibigan. Ha? Kaya napakaganda, napakabuti, na tayo magkakaibigan. Dahil, no? Ang taong kay Yahweh ay gumagana, matuto ng landas na dapat niya. So, nung una, forgive and forget, tapos ay love your enemy, pray for your enemy, bless your enemy, at gawa ng mabuti ang kaaway. So yun ang mga landas, ibig sabihin yung gabay natin. Kasi pag hindi tayo magpatawad, ano tayo? Tayo ay talo. No? Talong-talo. Mayroon ibang sharing na sa isa sa mga pastors ni Reverend Wyden King. No? Sa mayroon isang pastor na nag-encounter po na isang ano, no, na gidiagnose sa puso dito sa heart center. So, gibudget na kung magkano budget para operasyon sa puso. At ano ba nakausap niya yung isang mga maraming. Ganun pala mayroon siyang lihim na gagit sa kanyang kapwa. Lihim, ha? Tapos ngayon, na-reveal. Ibig sabihin na, na parang naungkat. Tapos yung narinig niya na dapat magpatawad, forgive and forgive. Pinatawad niya ngayon. Alam niyo, nagbalik po siya sa doktor mga kaibigan. Hindi niya siya dapat operahan. O, kaya yan. So, ulitin mo po ang pagbasa, no? Ang iyong pangako, Yahweh, sana ito pa rin. Ang marami kong salay, iyong patawarin. Ang tao kay Yahweh ay gumagalang, matututo na lang das na dapat niyang patawarin. Napakaganda mga kaibigan, tayo na po ay mga nalangin, Lord. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat, Lord, na pinapatawad mo kami sa aming mga kasalanan. At salamat, Lord, tulungan mo kami na lalo kang gagalangin upang kami ay matuto sa landas na dapat namin lalakaran. Lord, maraming salamat sa iyo. Ikaw lamang ang magagabay sa amin dahil ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, tulungan mo po kami na kami ay magiging alulod ng pagpapala sa araw na ito saan magiging pupunta sino mo aming mag-usap. Ikaw lamang ang aming itataas. Lord, maraming salamat. Salamat, Ama, sa lahat ng pagpapala. Sa aming dakilang
pinaki ng Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus, namin pa yung tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.